Lost of crop kapag hindi po natin yan makontrol. Kasi walang magagawang fruit seeding pag hindi po natin makontrol yung hoppers. Makikita po natin na mamamatay po yung bulaklak at the age of 27 at nangingitim dulot ng ihi ng likitik o hoppers. Yan po ay nagdudulot ng napakalaking failure para sa atin. Welcome back sa aking munting channel, guys, at salamat sa inyong mga suporta at lalo pa pong nakapagbigay ito ng inspirasyon para sa akin na makagawa pa ng mga panibagong videos patungkol sa pagmamangga. Tayo'y hindi babaero kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Kuchia at sabay tayong matuto. Tara! Sa episode na ito, guys, ay ating pag-uusapan ang tinatawag na second shot o pag-i-spray sa pangalawang beses mula 16 Duffy to 19 Duffy. At sa mga nagtatanong kung ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na Duffy, ito po ay days after flower induction. Sa episode rin na ito, guys, ay ating pag-uusapan yung mga karakteristik ng mga insekto na makikita sa ating manggahan. Tulad na lamang ng hoppers. Yung hoppers, guys, ay nagdudulot ng 40 to 100% na loss of crop kapag hindi po natin yan makontrol. Kasi walang magagawang fruit seeding pag hindi po natin makontrol yung hoppers. Makikita po natin na mamamatay po yung bulaklak at the age of 27. At parang kung tingnan natin ay parang nasusunog ito at nangingitim dulot ng ihi ng talikitik o hoppers. Yan po ay nagdudulot ng napakalaking failure para sa atin. At saka yung karakteristik naman ng thrips, kinakaskas niya yung buds at saka sinusugatan para magkakaroon yan ng dagta o juice, at yun po ang sinisipsip ng mga thrips. 80% ng ating production ay magkakaroon ng failure, at secondary effect po niyan ay yung sugat na dulot ng pagkuskus ng thrips ay magdudulot yan ng fungus. Para po sa ating mga kaibigan na nagtatanong kung ano ba ang pangkontra nila sa mga insekto na common na makikita sa ating manggahan, tulad na lamang ng hoppers, ang ginagamit po natin ay yung alika. Ito ay mayroong dual action o dual active ingredients. Nandyan na po ang Lambda Cyhalothrin at saka yung Thiamethoxam. Mostly kasi kapag hindi natin naubos yung mga insekto during the first shot, kailangan na ma-eliminate na natin talaga during the second shot para pagdating po ng pabaon ay hindi po tayo mahihirapan sa pagkontrol ng mga insekto na present po sa ating manggahan. About naman sa thrips, guys, ang ginagamit ko ay yung thrip shield mula po sa Agway, at saka yung kung walang thrip shield na makikita sa inyong lugar ay gumamit kayo ng Selectron mula po sa Syngenta. Ito ay mayroong active ingredients na Profenopus. At saka yung mga
pangkontra na rin ito sa mga uod na makikita sa ating manggahan. About naman sa sakit guys, ang common na sakit na makikita sa ating manggahan, ito po yung anthracnose at saka downy mildew. Tulad rin sa pag-identify ng sakit, ay aking ipapakita sa inyo kung ano ba ang tinatawag na anthracnose sa bulaklak ng mangga. Ayan po. Yan po ang tinatawag na anthracnose sa mangga. Kita natin na nangingitim yung panicles, kaya hindi po magkakaroon ng fruit seeding pag tuluyan pong mangingitim ang panicle o yung buds ng ating bulaklak. Sa stage na ito, sa second shot, ay gumagamit ako ng contact fungicide. Ang ginagamit ko ay yung mancozib, bali 300 grams per 200 liters of plain water. Hinahalo ko yung insecticide at saka yung fungicide. At saka naglalagay rin ako ng foliar fertilizer. Ang gamit ko sa stage na ito is yung 20-20-20. Ang gamit ko na brand is yung Growmore. Preparation po yan sa pagbulas ng bulaklak during the full bloom. Pagtag-ulan guys ay gumagamit ako ng mga systemic na fungicide tulad na lamang ng dificonazole. Napakaganda po sa ating bulaklak ng ating mangga yung dificonazole. Mayroon po itong preventive at saka cure po siya sa mga sakit tulad ng anthracnose at saka downy mildew. Pag mainit naman, ang ginagamit ko lang ay yung contact na fungicide tulad na lamang ng mancozib at saka yung Vanguard. Mga may katanungan naman kung alika lang ba ang panglaban natin sa hoppers. Hindi po. Mayroon pa pong mga maraming mga pesticide na available sa market tulad ng Cartap Hydrochloride at saka yung Binibya at saka yung Gold Rush. Maganda rin yan para sa hoppers at saka yung ibang brand na Lambda Cyhalothrin. Ang kagandahan dito guys, pag nakontrol na natin at this early age yung mga insekto na makikita sa ating manggahan, is wala na po tayong magiging problema during sa full bloom. Kaya mas mainam na makontrol natin lahat ng insekto during sa panahong ito. At guys, bago ko makalimutan, sa pag-apply ng Thiamethoxam sa ating bulaklak ng ating mangga, kung hanggat maaari ay hindi na aabot doon sa edad na 19 Duffy. Kasi malapit na po yung full bloom ng ating bulaklak. Napakataas po ng residual effect po ng alika. Baka hindi po tayo dadalawin ng pollinators, at isa rin yang problema pag walang magaganap na pollination during sa full bloom. Kaya nagkakaroon po ng paninigay o sigay sa ating bunga dahil sa kadahilanan na hindi po na-pollinate yung bulaklak. At kung nais ninyo ang ganitong mga videos, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin sa notification bell. At guys, kung nais ninyo ang ganitong mga usapin, ay pwede po kayong makapagbigay ng kaunting tulong para po matustusan po natin at gagawa pa po tayo ng marami pang videos. Pwede po kayong mag-send ng cash through Super Thanks na makikita sa button below. At guys, abangan ninyo ang aking susunod pa na mga videos at maglalabas ako patungkol sa pabaon. At maraming salamat sa inyong suporta. God bless and happy farming! Bye-bye!